Tacloban City, isa sa mga kinikilalang maunlad na siyudad sa Eastern Visayas Region. Matatagpuan ito sa lalawigan ng Leyte na kung saan makikita ang mga kilalang tourist destinations ng bansa tulad halimbawa ng San Juanico Bridge na may habang 2.16 kilometers, ang MacArthur Landing National Memorial Park at marami pang iba. Isa ang lokal ng San Jose sa mga lokal ng Iglesia ni Cristo na nasa siyudad ng Tacloban. Ito ang kanilang gusaling sambahan noon na matatagpuan sa Barangay 84, Manlurip Road, San Jose, Tacloban City. Itinalaga sa Diyos ang 200 seating capacity na edipisyong ito ng iglesia noong May 15, 1989. Ito na ngayon ang malapit nang matapos na gusaling sambahan ng lokal ng San Jose na dati ay pinapangarap lamang noon ng mga kapatid sa dakong ito. Kami po talaga sa mga taga-lokal ng San Jose ay nangarap po kami na mapalitan na po ang aming bahay-sambahan ng mas malaki po. Ito po ay ipinagpanata namin, ipinanalangin po namin. Dito po sa Eastern Visayas Region 8, ito po ang latest design ng gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay sobrang napakaganda po sa inaasahan namin. Hindi po namin ini-expect na ganito po ang ibibigay sa aming gusaling sambahan po. 670 ang seating capacity ng bagong sambahang ito na yari sa reinforced concrete. Arcaded ang disenyo nito at may balcony. Ito po ang pinakabagong malaking landmark sa lugar po ng Tacloban City. Halos 2 kilometro lamang ang layo nito mula sa Tacloban Airport at siyang unang malaking gusali na bubungad paglabas ng paliparan. Sa himpapawid pa lamang po, bago po lumapag ang eroplano, ay ito na po ang unang matatanaw na bagong malaking building dito po sa Tacloban City. Sabik po ang mga kapatid sa lokal na ito sa nalalapit po na pagtatalaga ng gusaling sambahan sa ating Panginoong Diyos. Ramdam sa mga kapatid sa lokal na ito ang kasabihan nila na magamit na ang bagong gusaling sambahan. Maligaya po ko at talagang nasasabik po akong tumupad. Yung pong panata ko na sana sa araw ng paghahandog, makasama po ako. Kami pong may mga tungkulin dito po sa lokal ng San Jose ay sobrang excited na po sa nalalapit na pagtatalaga ng aming gusaling sambahan. Halos araw-araw po nandito kami para tumulong sa paglilinis. Isa sa mga madalas na tumutulong sa ginagawang gusaling sambahan ay si kapatid na Florita Esmeralda, isang may tungkulin sa lokal at 76 years old na. Bisan ingon ini ang akong edad, nagbabataris gihapon ako kay para malipay ang Diyos. Habang ang kutob nga may tagaan pa ko sa atong Panginoong Diyos nga taas pa nga tinabuhi, mutabang akong mag-arigla rin sa simbahan para magpabili ng kalimpyo. Pahahalagahan at mamahalin po namin ang gusaling sambahan na ito na bigay ng Ama sa amin. Hindi lamang ang mga kapatid sa lokal ng San Jose ang nasasabik sa kanilang magiging bagong gusaling sambahan. Kung papaano po nasisiyahan po nagagalak ang mga kapatid ho sa lokal ng San Jose Leyte East, kami rin po ay nagagalak din po bilang trabahador po sa construction, isa ho sa kasamang pinagkatiwalaan ho ng pamamahala na maipagpatayo ho ng gusaling sambahan. Bilang pintor po, pinagsikapan po namin na mapaganda ang kayarian ng gusaling sambahan, panloob at panlabas.
Ang totoo po, dito rin po ako lumaki at nag-aral. Hindi ko po sukat akalain na magiging bahagi din po pala ako sa pagtatayo ng gusaling sambahan sa lokal ding pong ito. Yung pong aming hirap, pagod, puyat, pagsubok na dinanas namin ay napawi na po dahil nakikita namin na malapit na po matapos ang gusaling sambahan. Pagtatapatan po namin ang pagtatayo ng gusaling sambahan para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Eduardo B. Manalo, kami po dito sa distrito ng Leyte East ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkasangkapan po niya sa inyo upang kami ay mapagkalooban ng isang moderno, napakaganda at maayos na gusaling sambahan. Ito po ay kinikilala namin nakasama sa malalaking parada ng tagumpay na ipinagkakaloob ng Diyos sa Iglesia ni Cristo. Abangan po ninyo sa programang Pundasyon ang mga detalye ng pagtatayo ng bago at malaking gusaling sambahan sa lokal ng San Jose, Distrito Eklesiastiko ng Leyte East. Ako po, si kapatid na Richard Dondiego para sa Pundasyon Update. Ang ganda-ganda, ganda, maganda siya, tsaka talagang solid yung gawa. Maganda, tsaka malaki. Ang handog ng mga kapatid nakikita. Oh, tingnan mo ngayon, oh. Pulido. Dahil buos lahat ang kongkrito. Tapos yung mga steel bar hindi substandard. Oh, kahit natitirahin pa yan na ulit ng bagyo na Yolanda, hindi yan matutumba. Kaya nakita ko yung paggawa nila.